Matapos ang dalawang season, nakapaglaro ulit si Isaiah Thomas sa NBA para sa Phoenix Suns. Nagkaroon pa siya ng standing ovation mula sa mga fans. Sa last 2 minutes ng game versus Philadelphia, lamang panoon ng 14 points ang Suns na si IT naman merong isang assist at merong isang attempt. Merong 10-day contract si Isaiah Thomas para sa Suns. Expected hanggang end of March yun. Sinabi din ni Frank Vogel na well-respected si IT sa NBA kasi nga dahil sa pinagdaanan niya. Pangalawa, sinabi din dati ng Boston na kaya ayaw nilang kunin si IT ay dahil sa magiging reaksyon ng mga fans kapag hindi nila ni-renew. Hindi ata na-inform doon si Coach Frank Vogel. Kasi bago mag-umpisa yung game versus ka dito sa Philadelphia, meron kasing interview noon si coach. Sinabi niya kasi doon na kapag full health ang team niya, hindi magkakaroon ng minutes sa rotation si Isaiah Thomas. Yung last 2 minutes na nilaro ni IT, halos garbage time na yun kung tutuusin. Doon nagalit ang ibang fans kay Coach Frank Vogel na ginawang mascot si Isaiah Thomas sa Suns. Ginawang professional bench keeper, naging intern. Hindi naman nagalit doon si IT dahil ang habol niya maging part ng team at maturuan yung mga batang players para maging professional. Pero sino kayang batang players ang tuturuan niya sa Suns? Bago kasi pumasok yung playoffs, kailangan makompleto ng mga teams yung 15 players sa kanilang roster at 2 players sa 2-way contract. Kung titingnan yung lineup ng Suns, meron na silang total na 16 players bago matapos yung regular season. So kailangan nilang magbitaw ng isa para 15 players pa rin sa roster or sa final lineup. Wala sa Suns si Josh Okogie dahil sa injury. Since March 3 pa yon na hindi siya nakakapaglaro dahil sa abdominal injury. Ang total players na ginamit ng Suns versus Philadelphia, 14. Pang-14 nun si IT. Yung isa pang player na babalik at kukumpleto sa lineup ng Suns, si Bayaw, si Damian Lee. Nagkaroon kasi siya ng right meniscus injury noong nakaraang training camp. Inoperahan yun na mula October hindi pa siya nakakapaglaro. Tapos na din yung March 1 ang playoff eligibility waiver. Ibig sabihin kung sino yung mga nasa lineup ngayon na may existing contract ay originally makakasama sa final roster until playoffs. Hindi kasi binitawan nun si Bayaw kaya kasama siya sa total na 15 players ng Suns. Pang-16 si IT at siya yung naka-10-day contract. Wala pang eksaktong date kung kailan maglalaro si Damian Lee pero last season meron siyang 8 points, 3 rebounds, 1 assist at 44% sa 3-point area. Siya yung best 3-point shooter na naiwan sa Suns. Based din sa report, kung gusto ng Suns na i-retain si Isaiah Thomas, kailangan nilang papirmahin ang 2nd 10-day contract. At kung merong player na hindi makakapaglaro dahil sa injury sa playoffs, dun kasi papasok ang replacement. Kailangan palitan nyo ng Suns. Yun ang chances ni Isaiah Thomas. Pero nasa process na kasi ng pagbalik sa lineup itong si Bayaw. Kasama na siya sa mga road trip. Pero nga, wala pang eksaktong date kung kailan siya makakabalik. Hindi naman siya sinutdown sa season. Sa game naman ng Portland at Clippers, may isang play doon na pagkapasa ni Harden dito kay Kawhi, bigla niyang sinubukang palpalin. Nagmintes yung tira ni Kawhi, buti nakuha pa ni Harden yung rebound at naipasa kay Kofi para pumasok yung 3-point shot. Nasa 20 points na rin ang lamang noon ng Clippers, pero ginawa kasi ni Harden yon sa third quarter. Ang sinabi niya kasi ay ginawa niya yon kay Kawhi para magkaroon ng excitement sa game dahil medyo lubog sila noong nakaraang linggo. Gusto lang niyang gumawa ng magandang vibes. Mas maganda di umano kung naipasok pa ni Kawhi yung tira. Ginagawa din naman ng ibang players yon, parang si LeBron dati nang sinubukan niyang i-block yung tira ni Rondo. Prank kumbaga, pero wala nga lang sa personality ni Kawhi yung ganong style. Pinababa pa ni Harden yung percentage ni Kawhi. Sinabi rin naman ni Coach Tyronn Lue na hindi niya nakitang ginawa ni Harden yung pagdepensa kay Kawhi. Naging okay rin naman di umano si Kawhi sa ginawa ni Harden. Base yon kay Coach Tyronn Lue. Pero dun sa clip, iba ang body language ni Kawhi nun. Magkaiba ng personality si LeBron at si Kawhi. Laging seryoso si Kawhi at hindi pa safe yung lamang na 21 points sa ngayon. Third quarter pa yon, may natitira pang 4 na minuto kahit sabihin pang Portland yon. Kasi this season nabalikan na ng Lakers ang Clippers sa ganong senaryo. 21 points ang lamang ng Clippers noon na hinabol ni LeBron. Mukhang hindi rin nagustuhan ni Coach Tyronn Lue yung ginawa ni Harden kahit maganda yung intention niya.
Bukod dati sa 21 points na lamang na ang Clippers pero natalo pa kontra sa Lakers, meron pa dong isa, yung versus Minnesota. Kahit lumamang na ang Clippers doon ng 22 points, natalo pa rin sila. Ito rin yung na-injured si Kawhi. Yung isa pa, March 5 versus Bucks. Walang Giannis doon pero may Dame. Naka 15 points na lamang ang Clippers pero nung fourth quarter, nabawian sila.